Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Nakakalungkot na pangitain kay Chris Aquino. Hindi maganda ang nakikitang vision ng isang manghuhula na si Gloria Escuto para kay Chris Aquino sa darating na taong 2023. Sa panayam ng showbiz reporter na si Romel Chica kay Gloria Escuto, hinulaan niya ang posibleng mangyayari sa ilang sikat na personalidad sa Pilipinas kasama na si Chris Aquino na tinaguriang Queen of All Media. Kasalukuyang nasa Amerika ngayon si Chris Aquino upang magpagamot para sa kanyang di matunton na karamdaman na nangangailangan ng matinding gamutan. Ayon pa kay Gloria Escuto, walang kasiguruduhan kung tuluyan na nga bang bubuti ang kalagayan ni Chris Aquino sa susunod na taon. Ayon pa sa kanya ay malabong makauwi sa 2023 si Chris Aquino, lalo na matindi ang kanyang nakikitang pagdaraanan nito. Makakadagdag pa sa problema nito ang kanyang pinagdaraanang emosyonal. Si Miss Chris, hindi siya okay. Hindi lang dahil siguro may sakit siya, pero dahil sa emosyonal na pinagdaraanan niya ngayon, ani Gloria Escuto. Nakikita rin ni Gloria Escuto sa kanyang mga baraha na magpapalipat-lipat ng ospital si Chris Aquino at gagastos ito ng maraming pera, ngunit hindi pa rin ito magagamit. Kahit anong gawin niya, wala na. Yun na yung posible na ikawala niya, sabi ng manghuhulang si Gloria Escuto. Hindi naman sinabi ni Gloria Escuto kung papanaw na si Chris Aquino sa susunod na taon at sinabi na mahaba-haba pa naman ang buhay nito. Matatandaan na nitong nakaraang Pasko ay naglabas ng update sa kanyang kalusugan si Chris Aquino kung saan ay sinabi nito na matagal-tagal pa siyang mamamalagi sa Amerika. We've been here for more than 6 months. Attorney Marlon recommended to us by the Philippine Consulate to be our immigration lawyer. File the necessary paperwork so that we can extend our stay in the U.S. legally. A few days ago, we did our biometric scan. I was warned, you'll need to wait 2 to 3 months to get the extension approval. Discussing my 4 diagnosed autoimmune ailments, 2 are life-threatening. And highly likely 5 because of my distinct physical manifestations isn't something I want to do on Christmas Eve. But I have to because gusto kong mag-thank you sa inyong lahat who still keep me, my sons, and my sisters and their families back home in your prayers. A lot of times, I've had to verify over the phone my identity and 80% of the time BPOs from back home handle the calls. It's heartwarming to hear the agents who know the calls are being recorded be Dadma and say, "Ma'am, may family always pray for you because we want you to regain your health." Others have said, "Miss Aquino, I hope your treatment is working and that you'll be healed. You all have your personal problems and heartaches. But because of you, hindi ito ang naging theme song namin nila Kuya and Bim." Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit ba naman kailangang lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako.
muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. We may be an ocean apart, but it matters so much to know that many of you who don't even know me or my son's personality care enough to remember us and want me to win this seemingly endless battle with my autoimmune conditions. May God bless your kind and compassionate hearts. My Christmas wish is makabawi ako sa ginagawa niyong mabuti para sa akin ngayon. My first cycle of immunotherapy treatment, same medicine as chemo, but at a much lower dose given over a longer period of time, will take about 10 months. For now, idadaan ko na lang po ang pasasalamat ko sa mga pinagkakatiwalaan kong mga kaibigan sa religious and medical communities. Hashtag Christmas 2022, hashtag thankful. Patnubay, ito po ay pawang gabay lamang. Narito ang panayam ni Romel Chica sa manghuhulang si Gloria Escuto at kayo na po ang humusga. Chris Aquino, Feb 14, 1971. Kasi ito, hindi na natin alam ang totoo kung anong status ng kanyang health. Si Miss Chris, hindi siya okay. Hindi lang dahil siguro dahil may sakit siya, pero dahil sa emotional na pinagdadaanan niya ngayon. Depression na rin ito siguro. Pwede, kasi oo. Hindi siya nakakapagtrabaho. Pero nilalabanan niya. Yung depression at saka sakit niya. Correct. Para sa mga anak niya. Okay. So parang ang nasa isip niya ngayon is baliwala ang pera sa kasalukuyang kalagayan niya. Marami pang pera si Chris. Marami pa. Marami pa. Hindi mauubos. Correct. Kaya palipat-lipat ng ospital. Kaya lang kahit anong gawin niya, wala na. Ano yan? Help. Yun na yung possible na ikawala niya. Mamatay si Chris Aquino. Kung ano yung pinagdadaanan niya ngayon, my love, sa'yo yung posible na ikamatay niya na. Ay, kakalungkot ito. Pero lahat naman tayo nananalangin. Maraming naghahanap kay Chris Aquino, di ba? Wala akong nakakaalam kung ano ang tunay talaga na kalagayan ni Chris Aquino. Actually, pag sa cards natin babasahin, ine-enjoy niya yung oras para sa mga anak niya, para sa pamilya niya. Gusto niya masaya lagi. Iniisip niya kasi isang araw, mauwi na siya dito. May taning na ang buhay niya. Actually, wala pa naman. Okay. Mahaba-haba pa naman siya. Mahaba-haba. Ay, makakabalik na ba si Chris Aquino sa Pilipinas? Kasi may kumalat na chismis niya. Kung babalik na daw siya next year. Sa cards, parang negative pa. So, hindi makakabalik ng Pilipinas si Chris Aquino next year. Mm. Malubha ang kanyang sakit. Oo. Nakakalungkot ha. Alam mo yung nakakalungkot para sa mga umiidolo sa kanilang mga artista, yung correct. Mga negatibo. Pero, ito yung, syempre gabay lang naman ito, di ba? Oo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.